guys, welcome back po sa channel na to. And for today's video, gagawa po tayo ng makeup look and challenge. So yung video na to is inspired dun sa video ni Miss May, ni Ate May Layog. She's a YouTuber here sa Philippines, beauty rin. Parang matagal na yun na video niya. Ngayon lang kasi ako nakagawa ng entry ko. So, medyo late na. Yun yung 100 pesos makeup challenge. Yung mga product na gagamitin mo is 100 pesos or below lang. And if you are an old follower, meron akong vlog and meron ako doon na parang series of posts na sinishare ko din yung mga items na 100 pesos lang. Ayun, parang sabi ko, sige, gusto ko din, nung nakita ko yung video ni Ate May, sabi ko, sige, dahil meron akong mga less ng 100 pesos below na makeup, gagawa din ako. Pero, yung mga makeup doon na shinare ko dun sa vlog ko, wala na, face out na. So, maghahanap ako ng mga makeup items na or products na less than 100 lang. So, ayun, eto na nga siya. Finally, na-film ko na siya. Tagal-tagalan nito sa yung mga binili kong products. Ang tagal na nilang nakastock dyan sa makeup stash ko. So, ayun, hindi ko pa yung iba dito, hindi ko pa gano'n nagagamit. At saka ngayon ko lang nagamit yung iba. So, anyway, ayun na nga, makeup look na 100 pesos yung budget. So, if you're curious kung ano yung mga nagamit ko, and ito yung look na nagawa ko sa kanya. So, please do keep on watching kung gusto nyo malaman kung ano-ano yung mga products na iyon. Okay. So, first, ang product is from Sassy Lady, All Matte Pore Invisible Face Primer. This one cost 99 pesos sa Shopee. Ayun, first time ko lang din itong gamitin. And it's quite good naman. Tapos, next is foundation. I have here yung Ever Sachet version na All Day Liquid Foundation. In the shade of Oriental, parang 75 pesos lang ito. Ayun. 75 pesos. Concealer ko is from Maybelline Fit Me Concealer in the shade of 10. So, parang 55 pesos ata to or 50 pesos. Hindi ko na matandaan. Basta, ganun yung range niya. Hindi lalagpas ng 100 pesos. Then, next is pressed powder to set my face. Ang gamit ko is from Caroline. Ito yung refill niya ng pressed powder. This one cost 99 pesos. And then for my kilay, I am using yung Kokoryu na eyebrow pencil in the shade of brown. Super haba nito. So, this one cost 75 pesos. And then, for my eyeshadow, ang ginamit ko is from Squad Cosmetics na Squadlet Mini Palette in the shade of Sassy. Ito yung parang reddish, peachy, ganun yung shade niya. So, ayun yung ginawa ko. Halos lahat na gamit ko sa kanya. For my eyeliner, I am using Nichido Liquid Eyeliner. This one's cost 68 pesos. My mascara, I'm using yung Sachet Makeup from Baby Doll Korea. This one cost 99 pesos. I am using again from Detail Cosmetics yung Squadlet. Ito naman, ang shade niya is Shy.
And then for my blush, I am using yung Caroline Oil Control na blush on in the shade of Starlight Shine. This one cost 95 pesos yung blush on ng Caroline. And finally, for my lip stain, lipstick, lip product, another Squad Cosmetics na product. This one is Squad Cosmetics Lip Tint in the shade of Floriza. Yan, this is 75 pesos. Parang aqua tint siya, no? So, ayun na, here is the look na nagawa ko using the products na under 100 pesos. So, katulad lang din ng video ni Miss May, lahat to is under 100 pesos lang. So, ayun, diba makakagawa ka ng glam look with using makeup na affordable lang. And, yun. Yun lang, I think. Nakakatuwa rin kasi ang dami ng mga bagong products ngayon and medyo improve na rin talaga yung mga products na meron tayo na sobrang mura lang pero maganda yung binibigay sa yung effect. Diba? Kasi before, kung mababasa nyo yung vlog post ko, kasi super konti lang yung mga product na under 100 pesos, ganun ka ayos or hindi ka makagawa ng maayos-ayos na look. Level up na talaga yung mga local brands. Mostly local brands to, no? Marami na ngayon yung mga products na affordable pero maganda yung quality nga pag ginamit mo. So, ayun. I'm really, really happy how it turned out sa mukha ko. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, please do click the like button and comment down below kung meron pa kayong ibang product na alam nyong maganda pero under 100 pesos din. Comment down sa baba and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to. Siguro gagawa ko sa future like 200 pesos naman since sobrang madami ng range ng pagpipilian ng super affordable na mga makeup ngayon. So, I think that's it for the video today. Thank you guys for watching. See you in my next video. Bye!